How to save more and spend less. Hello everyone, I'm Jeremy Tarantino, financial educator of ING. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated. Una, tracking your daily expenditures. Ang pinaka-epektibong paraan ng pag-iipon ay alamin kung saan napupunta ang pera mo. Ilista ang mga pinamili, mapamaliit man na halaga o malaki. Malaking bagay ang paglilista ng mga pinamili o pinagkagastusan. Sa paraan na ito, malalaman mo kung saan napunta ang perang pinaghirapan mo. At ito rin ang way kung paano mo malilesen o mamiminimize ang ginagastos mo. Halimbawa nito ang senaryo ni Nena. Sa isang araw, si Nena ay naglista ng mga pinamili niya sa grocery dahil nagkulang na ang mga sangkap sa kanyang lulutuin. Nilista niya ang kanyang mga pinamili pati na kung magkano ang mga ito. Sa pamamagitan nito, madali niyang malalaman kung ano ang kanyang bibilin at mamiminimize din niya ang oras na nilaan niya sa kanyang pamimili. Pangalawa, uninstall online shopping. Huwag tumambay sa mga online shopping. Isa rin itong dahilan kung bakit hindi ka nakakaipon o sapat lang ang iyong iniipon. Sa simpleng paraan na ito, makakaiwas ka sa tukso dahil kaka-browse mo. Siguradong maiinganyo ka mag-order or mag-add to cart. Hindi lang pera ang masasayang, kundi oras na nilalaan mo, kakatingin ng mga bagay na wala ka pa. Pangatlo, i-apply ang pagiging minimalist. Kung gusto mo makatipid at makaipon, ano ba ang minimalist? Sa mga hindi nakakalam, ang minimalist ay, a minimalist person is someone who has a simple and cluttered lifestyle. They don't believe in owning things for the sake of owning things. They only keep what is truly important to them. Minimalists are often very organized and efficient and find satisfaction in pursuing meaningful relationship and activities. Less is more. Sa panahon ngayon, marami na ang nagiging minimalist, lalo na sa ibang bansa. Meron na rin gumagawa nito ngayon dito sa Pilipinas. Yung iba pa nga, mayayaman pa ang gumagawa nito. Kapag ikaw ay naging minimalist, maiiwasan mong bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. At kalaunan ay itatambak mo lang. Malalaman mo ang kaibahan ng kailangan sa gusto mo lang pansamantala. Sa paraan nito, mas makakaipon ka na nalaman mo pa kung paano mamuhay ng simple. At marami ka pa mapaglalaanan ng iyong pera pang matagalan. Ito rin yung way para ma-declutter mo yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. At pwede mo pang pagkakitaan o i-donate ang mga ito para mapakinabangan ng iba. Natulungan mo na ang sarili mo, nakatulong ka pa sa iba. Pang-apat, i-apply ang income minus savings equal expenses method. Ang madalas na ginagamit natin kapag sumasahod tayo o may pera tayo, ang ginagawa natin ay income minus expenses equal savings. Tama ba? Kapag ganyan ang lagi nating ginagawa, mas mapagtutuunan pa natin ang ginagastos kaysa sa pag-iipon. Kung itong method na ito ang gagamitin, mas mabibigyan pansin natin ang iipunin kaysa ang ginagastos. At dapat kung ano ang matira, ayun lang ang pagkakasyahin na gastusin. Panglima, emergency fund is a must. Kapag nag-iipon ka, lagi maglaan para sa mga emergency fund. Ano ba ang emergency fund? An emergency fund, also known as contingency fund, is a person budget set aside as a financial safety net for future mishap, unexpected expenses. Kapag may emergency fund ka, hindi mo na kailangan pang mangutang para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung ikaw ay nagkasakit, nawala ng trabaho, at kung ano-ano pa. Kung gusto mo pang matuto, pwede kang pumunta sa bit.ly/coachgem30M para maka-access ka ng pre-webinar namin. Meron kaming pre-ebook na pwedeng mag-guide sa'yo tungkol sa pag-iipon. Thank you for watching guys. Please subscribe and support my vlog. Bye!